ito. Sa pagkakataon pong ito, nais po nating i-present ang ating pong mga coordinators dito po sa lugar ng Bawan. Meron na po tayo na established na mga department sa Batangas City, sa mga tatay, nanay, kabataan, at sa iba't iba pa pong departamento. Kaya dito po sa Bawan ay nagkaroon po tayo ng mga coordinators na kung saan ay magiging katuwang ng atin pong mga department officials sa lugar po ng Batangas City. At nais po natin na i-recognize po sila dito sa unahan upang nang sa gayon lubusan po na sila ang ating lalapitan at sila po ang ating pwede pong hinga ng payo, pagtanungan sa mga respective na mga departamento na kanila pong pinangungunahan. Para po sa departamento ng mga tatay, nais ko po muling tawagan si Brother Warren Marasigan bilang coordinator po ng ating mga ama ng tahanan sa dakong ito. Ganun din po, para po sa ating mga ladies, ladies ministries, dito po sa unahan, dito lang po sa taas. Nais din po nating tawagan si Sister Choi Cantos. At ganoon din po ang kanyang assistant sister Maricon Villanueva. Sa departamento naman po ng mga kabataan, tinatawagan po natin si Brother Nico Cantos. At ang assistant po, Sister Jessa Marzo. Para naman po sa Sunday School Department, ito po ay sa linggo ang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tawagin po natin si Ma'am Marivy Marasigan. Sa atin pong World Missions Department, ang atin pong coordinator ay si Sister Yemeth Marasigan. Para po sa ating ushering department, si Sister Camille Hernandez. Sa music department, ang Sanctuary of Worship, ang coordinator po natin dito ay si Brother Nico Cantos pa rin. At sa multimedia ministry, tinatawagan po natin si Brother Ramir Montalvo. So salamat po sa Panginoon sa mga coordinators po natin ito na mga nakaraan pong mga taon ay sila rin po ay nagbigay ng kanila pong paglilingkod at ipinagpapatuloy po para sa taong ito. Ipanalangin po natin sila upang nang sa gayon ang karunungan, ang gabay at proteksyon ng Diyos ay maging nasa bawat isa sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa kanilang paus-pusong servisyo sa gawain ng ating dakilang Diyos. God bless you po. Maraming pong salamat. Nais ko rin po na i-recognize sa pagkakataong ito ang atin pong mga Bawan preachers. Hindi po sa bawat linggo ay kami ni Pastor ang nakakapangaral, pero salamat po sa ating mga church leaders na kung saan ay available para po makiisa sa pangaral ng salita ng atin pong Panginoon. Sila po, mga kapatid, ay taus-puso, no? Na nagpapagamit para sa gawain ng Diyos. At may pinansyal na sabihin po natin offering o wala, naroon sila upang nang sa gayon po ay ibigay ang lahat-lahat para po sa ating Panginoon. So, as a token of appreciation, nais po natin na tawagin po sila dito sa unahan. Yung pong palagi natin aasahan, kahit po mga bigla ang pagkakataon,
po nating tawagan Sister Dada Idea. At ganoon din po ang ating Bible School student, si Brother Michael Chavez. Yan, kahit po biglaan, sila po yung mga naaasahan po natin sa pangaralan salita ng Panginoon. Nais rin po nating tawagan si Brother John Fancobit, ang ating pong Vice Chairman ng Church Board. We also want to call on Brother Ruben Falogme. Sila po ang ating mga butihing members ng board. We also want to call on Sister Maika Marasigan Magnaye. Salamat din po sa taus-pusong paglilingkod ni Sister Nordeca Marasigan. Tinatawagan din po natin si Sister Yemeth Marasigan. Wala po ngayon dito si Pastor Joseph Pamesa, pero siya po ay naitalaga din natin sa pangangaral ngayong or nung nagdaang taon ng 2018. Tawagan din po natin si Pastor Ed Lutero. As a small token of appreciation. At ang inyong pong lingkod, salamat sa Diyos sa kanyang mayamang pagbibigay ng karunungan at pagbibigay ng mensahe upang mapatibay sa pananampalataya ang kanyang mga anak. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.